Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, dating nang dating ang mga tao na nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus, nang natitipo na ang napakaraming tao, isinilaysay niya ang talinghagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan. Ang mga ito'y tinuka ng mga ibon, may nalaglag sa kabatuhan, at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan, lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa, tumubo at namunga ng tigi-isang butil at malakas niyang idinugtong, makinig ang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, "Sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba ay sa pamagitan ng mga talinghaga, upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y di makaunawa." Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakikinig. Ngunit dumating ang Diablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang nakikinig ng salita at tumanggap nito ng may galak, ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay mga nakinig ngunit ng malaon ay nadaig na ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Kahit hindi nahinog ang kanilang mga bunga, ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakinig sa salita. Iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y nagtitiyaga hanggang sa mamunga. Ang mabuting balita na ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang talinghagang ating narinig ay tinatawag na talinghaga ng maghahasik. The parable of the sower. Subalit kung ating uunawain ng talinghaga, mas angkop na ititawagin na talinghaga ng mga lupa. Sapagkat ito'y tungkol sa apat na klase ng lupa, hindi naman ito tungkol sa maghahasik. So habang ako'y nakatayo dito at binabasa ko ang Ebanghelyo, ako yung naghahasik. At ang aking inahahasik ay ang salita ng Diyos. No? Ang binhing aking hinahasik ay ang salita ng Diyos. At kayong narito, kayong mga nakikinig, kayo ang iba't ibang uri ng lupa. Kayo lamang ang mapagsasabi kung anong uri kayo ng lupa. No? So ang ating Ebanghelyo ay hindi nagtuturo, hindi layo na magturo kung paanong maghasik o paanong magtanim. Sapagkat kung ang ating susuriin na yung paraan ng paghahasik, eh sasabihin nating maraming sinayang. Hindi marunong yung naghahasik. Sapagkat ang kanyang paghahasik ay very indiscriminate, kahit saan, wala siyang pakialam. Kahit na sa mga pilapil, kahit sa mga batuhan, kahit na sa mga dawagan, wala siyang pakialam. So ang talinghagang ito ay hindi nagtuturo paano magtanim, no? So the intention is not how to plant, no? Ang layunin ng ang sinasabi lamang ng talinghaga ay ang salita ng Diyos ay ipinapahayag sa lahat. Walang pinipili. Walang diskriminasyon, no? Ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Ang kaharian ng Diyos ay panawagan para sa lahat. Binibigyan tayo ng equal opportunity to enter the kingdom of God, no?
Pero kinakailangang tanggapin muna natin at isabuhay ang kanyang salita. Yun ang prerequisite. Bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos, kinakailangan tanggapin muna natin at isabuhay ang salita ng Diyos. No? So mga kapatid, apat na uri ng lupa. Kung titingnan natin, may mga kanya-kanyang problema, yung iba't ibang klase ng lupa, maliban doon sa ikaapat, yung matabang klase ng lupa. Yung una ay lupang pinatigas dahil sa katatapak ng mga tao, yung tawag natin doon siguro pilapil, no? Lupang pinatigas sa katatapak. Kung ganun ang lupa mo, meron ka namang pwedeng gawin. At ang pwedeng gawin ay kailangan bungkalin mo ito. No? So kung ating puso ay pinatigas na dahil sa dami ng problema, dahil sa dami ng kaaway, nakasakit sa ating damdamin, maaaring ito'y pinatigas na. Kinakailangang bigyan natin ng pagkakataon ng ating puso ay bungkaling muli upang ito'y muling lumambot. No? Ang pusong pinatigas, kinakailangang lumambot muli para tumalab at tumubo ang salita. Kung ang atin namang lupa ay mabato, no? So yon, sa dami na rin ng mga kasalanan. No, kasi kapag ang ating, pag tayo nasanay na sa kasalanan, nagiging normal na eh. No? Meron nga ako nakausap ko sa isang provincial jail. Ang kanyang kaso ay multiple murder. Pero siya ay bayaran, upahan na mamamatay tao, assassin. Nung kinausap ko siya, hindi ka ba nakukonsensya sa ginagawa mo? Sabi niya sa akin, nung una lang, hindi ako makatulog. Pero nung katagalan, trabaho na lang ito. Hindi ko na lang iniisip, basta trabaho lang ito. Trabaho. So yun, nagiging bato na. Nagiging manhid na ang konsensya mo, wala ng pakiramdam. Kapag nakasanayan natin ang paggawa ng masama. No? Limbawa, ang trabaho mo ay gumagawa ka ng fake news para sirain ang isang tao. Maaring sa simula, nakakonsensya ka, pero habang tumatagal, trabaho mo na lang yun. Hindi ka naapektado. Tumigas na ang puso mo. So anong kailangan gawin? Aba, tanggalin mo yung mga bato. Kinakailangan iwaksi mo. Kilalanin mo ang iyong mga kasalanan at tanggalin mo, talikuran mo ang iyong mga kasalanan. No? Magbalik loob ka sa Diyos, sakramento ng pakikipagkasundo. Pangatlong uri ng lupa, ito yung madawag, madamo, masukal. No? So anong gagawin mo? Di ka na ka lang hahawanan mo yan, di ba? Hahawanan mo. Tatanggalin mo yung mga damo, mga sukal. Para, ang tawag doon, clearing. You have to clear the land. No? So yung mga sukal, yun yung mga dami ng ating mga concerns, mga plano, mga ambisyon sa buhay, mga balak nating gawin sa buhay. Yun. Sa dami ng ating mga concerns, nawawala na tayo ng panahon sa Diyos. Hindi na natin naaalala ang Diyos. Dahil ang iniisip na lamang natin ay yung ating mga gustong gawin sa buhay. Okay? So anong gagawin natin kung ganun ang problema? So we need to, ang tawag naman doon ay empty ourselves. Tulad ng isang baso or vessel. If the vessel is full of, let's say, water, you cannot pour in anything else. Kasi pag sinalinan mo pang isang puno, aapaw lang yan, masasayang lang yung nilalagay mo. So what do you need to do is, you empty your vessel. Kinakailangan alisin natin ang laman. So ganun din, pag tayo lalapit sa Panginoon, like a vessel, we need to empty our vessel. We have to empty. Emptying of the self. Allow the space to be occupied by the Lord. No? That's the only way. Kung nais nating tanggapin ang Panginoon, kinakailangang itabi natin
Natabinati ng ating mga alalahanin, problema at konsumisyon at mga ambisyon sa buhay. Set it aside and allow the Lord to enter. Enter your mind, your heart. You have to invite the Lord, no? We have to invite the Lord because the Lord will not force Himself into us. Never nagpilit ang Diyos kung ayaw mo. Kinakailangan imbitahin natin ang Panginoon na pumasok sa ating buhay. No? At kung tayo naman ay mga lupang mataba, e bantayin pa rin natin ang lupang mataba sapagkat pwede rin itong dumating sa matuyo, no, mawala ng sustansya. So kinakailangan inaalagaan pa rin natin ang ating lupang mataba para ito'y manatiling mataba at handang tumanggap ng binhi ng salita ng Diyos.